At kung magsalita po ito mga ito, ha, parang baliwala lang. Ala lang. 2022, wala na tayo, wala nang pera pilit. Ayup kayo. E paano yung contribution ng mga tao dyan? Di ba? Kaya yung mga yan, yung mga ganyang-ganyang nanakawin talaga yan dito sa Pilipinas. Nanakawin yan. Sa dami na magnanakaw dito, mga kaibigan. Isipin ninyo ha, yung PhilHealth. Wala nang pinakamagandang insurance para sa mamamayan kundi ospital talaga. Isipin mo, itong panahon lang ng COVID, kung magkano yung inutang na kwarta, ilang ospital lang na ipagawa? Sabihin mo nila, isa na lang ospital na ipagawa nila eh. Di ba? Meron ba? Wala eh. Mga kaibigan, ang talagang tama na para sa health security ng mga mamamayan, eh magtayo ng mga mas maraming public hospitals. Alam nyo, yung industriya ngayon ng pagamutan, iniimbot yan ng mga oligarchs. Ngayon, ayaw mong makontrol ng oligarch, di ba? Ang Pilipinas. Eh wala ka namang ginagawa eh. Ang ginagawa lang nila, gusto nilang agawin sa ibang oligarch ang negosyo para mapunta sa bagong oligarch na alaga nila. Ha? Kumbaga may alaga silang mga bagong aso. Yun lang ang purpose nila rito, mga kaibigan. Pero kung ang totohanang hakbang, aba, eh hindi mo dapat ipaprivatize ang mga public hospital sa halip lalo kang magtayo ng ospital. Kaya tayo, pag kami mga may sakit, may konti kang pampagamot, mga kaibigan, pumapayag ka ng madala ka sa kwan, sa ano tawag, private hospital. Bakit? Eh kasi masama ang minsan ang trato, di ba? Sa mga public hospitals. Para kang ano, talagang ang tingin sa'yo talaga, timawa, di ba? Ganun ka kontratuhin sa ospital. Yan ang dahil lang kung ba't ako nagalit dyan kay Achensa nung araw eh. Walang hiyayang hayop. Eh, uste, si Achensa. Tungkol sa ospital eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, kung meron tayo, dapat yan ang mga pag-ibayuhin. Dapat nga yung mga OFW, may sarili rin silang ospital eh. Di ba? Kasi yun ang talagang merong direktamenteng kinalaman sa kanilang kapakanan. Bakit? Bakit kapakanan nila? Eh kasi yun ang pangalan talaga ng opisina. Itinayo talaga yun para sa kapakanan. Kaya nga, welfare eh. Di ba? Owe. Ano ba sa Tagalog yung welfare? Di sa kapakanan, mga kaibigan. Sabi nga sa salitang English, the name itself implies, di ba? Oh, nandun na sa pangalan eh. Hindi mo na kailangan ipaliwanag eh. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, pag halimbawa, may ospital sanang naipatayo owa, eh, hindi mo na sila i-over, hindi na kayo makapagnanakaw para sila ipasok sa mga hotel, sa mga motel na babayaran ng OWA. Di ba? May sariling hospital eh. OFW ka, o dito ka. Pamilya ka ng OFW, dito ka. Ganun din ang eskwela. Yan ang mga project talagang dapat itinayo ng OWA na hindi nila ginawa. Bakit? Intention talaga pag nakawan. Kung sa bagay, hindi lang naman ngayon ninanakaw yan.
kahit sa mga nagdaang administrasyon, ninakaw yan. Puro magnanakaw ang nakaupo dyan. Pati mga senador nakasawsaw dyan. Nako, si Jinggoy Estrada, laki ng pinakinabang dyan nung senador yan. Natatanda natin, hinawakan niya yung Overseas Committee, di ba? Overseas OFW Committee, mga kaibigan. Oh, nakinabang saan? Insurance. Ha? Kumpanya ng insurance. Yung mga binabayad na insurance ng mga OFW. Oh. Kanino? Eh, siguro, hindi nakapangalan sa kanya. Ano niya yun? Dami. Parang ano yan eh. Parang ginawa nilang pork barrel yan eh. Yung pondo ng OWA. Oh, natatandaan ninyo. Kumandidatong presidente si Manny Villar. Oh, bay, katakot-takot na pera ng OFW ang nagamit sa kampanya ni Villar. Kaya si Villar eh, araw-araw nasa airport eh, para sumalubong ng umuwing OFW, pinalilitaw nila, ginastusan nila yun. Eh talagang umuwi yun, araw-araw may umuwi eh. Ha? Mga kaibigan, inaalam lang nila kung sino yung mga pauwi. Sasalubungin doon kunyari. Mga kaibigan, kaya nga yung OWA, yung POEA, baka kala ninyo, dapat yan, buwag na yan eh, matagal na eh. May batas na nilika eh, na yung Migrant Workers Act of 1995 na bumubuwag na sa POEA at saka sa OWA eh. Panahon ni FBR ito pinasa. So wala na sanang gastos ang mga OFW. Bakit? Saan ka mang panig ng mundo magpunta kung Pilipino ka, entitled ka sa lahat ng assistance ng ating pamahalaan. Sapagkat sa ibang mga bansa, yun ang kabuluhan kung bakit tayo merong mga embahada. At sa mga embahada natin, eh may nakatalaga tayong mga labor attaché. Ano ba ang tungkulin ng labor attaché? Eh, tulungan mo, legal or otherwise, yung mga Pilipino sa abroad. Lalo na kung yan ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya nga ang pamagat niyan, labor attaché. Sila ay mga tauhan ng Department of Lagay and Extortion na itinalaga sa mga embassy. Oh, katakot-takot na duplication ang ginawa, di ba? Nagpadala pa ng mga OWA officers. Wala naman mga ginagawa. Sweldo lang ng sweldo. Bakit? Eh, political yung appointment niyan eh. Pangkamot sa likod yan eh. Ha? Pwede ka makapagpa-assign. Makapagpa-appoint. Kahit wala ka namang gagawin. Oh. Kaya ginawa yung batas na yun eh, Migrant Workers Act of 1995, because yung parang party list din yan, di ba? Na sinasabi natin, ano mo yung party list? Palsipikado yan eh. Na congressman eh. Peki yan eh. Bakit? Eh, halimbawa ako, senior citizen ako, ba't kailangan magkaroon ako ng party list representative? Hindi ba kung ano yung kailangan ko, meron akong sariling congressman kung saan ako nakatirang distrito eh, di ba? O, tungkulin na yun ang congressman na yun kung ano kailangan ng kanyang mga constituent, anuman ang katayuan ko sa buhay. Ganun din ang ibig sabihin nun. Yung abolition ng POEA at ng OWA, mga kaibigan. Ang purpose is, baliwala na yan, bakit mo sisingilin yan? Para makaalis ng bansa. Ano yon? Ano ibig mo sabihin, hindi sila pwedeng tulungan ng gobyerno kung halimbawa eh,
nangailangan sila ng tulong habang sila ay nasa ibang bansa, eh katarantaduan yun. Mamamayang Pilipino yan eh. Kaya baliwala na yan eh. Dapat eh. Oh, sapagkat entitled na sila bilang mga Pilipino sa serbisyo na kailangan nila kung saan man silang bansa naroon sa pamamagitan ng mga embassy natin at konsulado natin. Eh wala, lahat racket eh. Yun ang purpose, mga kaibigan, kung bakit nagkaroon ng batas. Ano ginawa nila ron? Lihim na inamyendahan. Kaya ako, hindi ako naniniwala kahit sa mga party list na kumakatawan daw sa OFW. Kaya sinasabi natin, kung magkakaroon pa ng eleksyon, huwag na huwag kayong boboto kahit isang party list. Pagsisisihan nyo lang. Para lang tayo naglalagay dyan ng gustong magpayaman. Panloloko yan, mga kaibigan. Falsipikadong congressman yan eh. Kita mo ngayon, umabuso na. Yung gampani ng regular congressman, pinapapila na nila. Wala man silang kinalaman sa mga issue, kasali na sila. Eh, ang purpose, kaya sila binigyan ng pwesto sa kongreso para kumatawan doon sa mga marginalized sector kuno. Pero ni isa dyan, wala naman talagang kumakatawan sa marginalized sector eh. Yung mga sektor na pinabayaan, napabayaan, wala. Sabihin nyo sa akin, kung alin dyan. Oh. Kaya, ang pinakamagandang magagawa ng mamamayan, ha? Huwag kayong bumoto nyan. Babuyin ninyo yung pangalan. Ha? Papipili ka sa party list, balagyan nyo ng ekes. Kung ako nga masusunod eh, dapat ang mamamayan, huwag nang pumayag na sa susunod na eleksyon, gagamitin pa yung Smartmatic, ha? Sa ating mga susunod na eleksyon. Dapat tumutol na tayo sa paggamit niyan. Eh wala kasi, yan yung mga importanteng kailangan kumilos ang taong bayan eh. Kung sa bagay, pwede naman gampanan niyan talaga ng matinong leader. Eh paano kung hindi matino leader? Paano kung kamukha nito? Mga kaibigan, alam nyo, si Satanas, malimit natin sabihin niya na, eto, kumpirmasyon. Si Satanas, mukhang hindi talaga nagpupunta sa Pilipinas na eh. Ha? Alam nyo kung bakit? Swerte yan eh, naka-jackpot si Satanas eh. Mula nung 20, ano, kailan yung election? 2016? Election? Jackpot si Satanas. Kasi po, kaya hindi na, malaki na tipid niya eh, sa personnel eh. Ha? Nakatipid siya kasi yung trabaho nila, ginagawa na ng administrasyon. Ba't pa siya pupunta rito sa Pilipinas? Di ba? Lapit at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makalukuhan ng pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapresil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Mike Pacquiao. Maraming salamat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yung mga medical kwan, health workers, di ba? O mga kaibigan, eh,
pinararatangan na ano, ano pa, tinutudyo. Sige nga, mag-revolution nga kayo. Di ba? Yun ang sinasabi, mag-revolution kayo para magawa rin namin yung gusto namin gawin. Di ba? Sipin mo, anong klaseng gobyerno yan? Mga kaibigan, hinahamak pa yung mga pinararatangan na, Sus Mar Joseph, no tawag mo ron? Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Samantalan sa Japan, taga sinasaluduan yan, iyuyukuran yan pagka dumaan yung health worker eh. Nakayuko sila eh, mga kaibigan eh. Dapat bigyan mo ng moral support eh, di ba? Dito nga, wala nang financial, wala pang moral. Ha? Meron dito support. Yung support, wala eh. Kasi support yung mga supporta nila eh. Yung ayuda nila, support eh. Mga kaibigan, di naman totoo eh. Oh, ngayon, face shield. Oh, madali yan eh. Madali sabihin yan eh. Di ba? Kasi makakatulong sa pag-iingat. Eh, saan mo pa kukunin ng pera? Oh. Kung yung masyadong i-undermine ang mamamayan, tao yan eh. Di ba? Mga tao yan. Madaling sabihin niya, lalo na pag may kwarta ka, kamukha ni Villar, di ba? Ba magtrabaho kayo ng mabuti. Kasi palibasa, ganun siya sa bahay niya magsalita eh. Dinadala niya yun sa Senado. Oh, mga kaibigan. Ah, kasi takot sila. Ito ngayon, sabi ni Ike Lozada ng mayabang, di ba? Si Roque. Nakita ko nga si Roque. Nagkamot ng ulo eh. Sabi dun sa kabanding niya si isa ano sa GMA na reporter. Pareho sila nun eh. Sabi niya eh, ano ba pangalan nun? Pakitignan mo nga't nangangati yung ulo ko. Kinukuto yata ako ah. Tinignan eh, sabi. Ay, hindi ukuto yan. Ano yan? Ipis. Iniipis na yung ulo nito eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, ang sabi nito si Roque, ano sabi? Mga kaibigan, hindi na raw makakayanan ng ekonomiya natin. Bakit? May ekonomiya pa ba tayo? Hindi mo sinasabi kung ano yung ekonomiya natin eh. Mga kaibigan, yung mahigpit daw, hindi na makukuhan, matatagalan ng gobyerno. Wala ka namang ekonomiya eh. Ano ba ekonomiya natin? Ekonomiya nyo. Baka ekonomiya nyo sinasabi nyo, hindi ekonomiya natin. Kaya yun ang pinanggagalaitin ni Villar kasi marami silang negosyo eh, apektado eh, di ba? Yun lamang mga grocery nila eh. Hindi naman na, di ba? Pag nagigpit eh, malaki mawawala sa kanila, mga kaibigan. Yung mga kwa nila, yung mga, yung mga subdivision, mga kaibigan, di ba? Hindi sila makapaglako ng mga lupa na nakakamkam nila. kaya sila apektado, ha? Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko,
nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Nagmamahal sa'yo dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na. Oh,